الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. So ngayon mga kapatid sa pananampalatayang Islam, nais kong talakayin sa inyo yung patungkol sa pamamaraan ng tamang pagligo pag yung tao ay bagong tapos makipagtalik sa kanyang asawa, o yung lalong-lalo na yung mga kapatid natin na mga kababaihan. Dapat alam natin to. Eh, hindi lang kayong mga kababaihan, pati kaming mga kalalakihan. Dapat alam namin kung paano ba yung tamang pamamaraan ng pagligo pag bagong tapos kang rigla, bagong tapos kang manganak, bagong tapos makipagtalik. Hindi yung agad-agad, pag tapos na agad, agad ng maliligo. Ay hindi po mga kapatid. So yan po yung ating tatalakayin ngayon sa maikling oras. So bago yon, papasukan ko muna at ipapaliwanag ko sa inyo yung anim na uri ng tao na wajib na paliguhan o wajib na maligo. Obligado sa kanila ang maligo. Una-una dito, tatalakay natin na babul janaba. Patungkol ito sa mga janaba. Sabi niya, babul janaba ma'akhud minal ijnab wa huwa al-ibaad. Sabi niya, yung janaba, ito ay hinugot o kinuha sa salitang ijnab o ibaad. Kumbaga, inilayo. Sabi niya, o walihada summiyal ba'id ang siya'y ajnabiyan anhu wal ajanib didul akarib. Sabi niya, tinawag itong malayo. Sabi, bakit? Ba'idun anishay. Dahil ito ay malayo sa mga bagay. Ajnabiyan, kumbaga ito ay bago. Wa sababu tasmiyatul junub, junuban, qila li annal ma ba'ada mahalhu. Sabi niya, tinawag siyang junub, yung junuban, yung taong bagong panganak, bagong tapos makipagtalik, bagong tapos sa kanyang rigla. Sabi niya, li annal ma ba'ada mahalhu. Dahil yung tubig ay kumbaga nailayo doon sa pinanggalingan niya. Sabi niya, wakila, sinabi rin dito, li annal junub ba'idun amma yaf'aluhu fi hali taharatihi. Sabi niya, ang junub naman, ito ay malayo sa mga gawain na madadalisay niya yung tao. Sinabi pa dito, wakila li anna ba'id anil arwahi tayyibah. Sabi dito, dahil ito ay malayo sa mga, ang arwa dito ay yung mga gawain o arwa, ang roh, yung kaluluwa na mga tayyibah, yung malilinis. So ngayon, ghuslul janaba wajibun bil ijma. Ang pagligo mga kapatid, galing sa yung babae, bagong panganak, bagong tapos makipagtalik, o bagong tapos magrigla. So, ito ay yung ijma na wajib sa inyo. Pero ang tanong, paano ba maligo? Ito yung katanungan na hindi natin kayang isipin kung yung katulad lang ba ng pag nag-aaral ka, maliligo ka? Ay hindi mga kapatid. Meron po tayong tatalakayin po natin yan kung paano ba ang tamang pagligo. Okay. Sinabi dito, wa huwa thabitun bil kitabi wa sunna hatta inna ba'da al mufassirin qal inna al murad min qawlihi ta'ala inna aradna al amanata 'ala samawati wal ard ay huwa al ghuslul janabah fa innahu amanatun bayna al 'abdi wa bayna rabbih. Sabi niya, nabanggit sa Quran at sa Sunna, hanggang sa sinabi ng iba sa mga mufassirin na yung aya na sinasabi ng Allah sa Suratul Ahzab, inna aradna al amana, ang amana daw dito ay ghuslul janabah. Ito daw yung pagligo mula sa pagkajunub. Okay po? Wasahih, ngunit ang pinakatama, annal aya ammatun. Ibig sabihin, ang aya na ito ay malawak. O baka mamaya sasabihin naman ninyo, studs, bakit yung amana dito na ang narinig lang namin kay Kwan, ghuslul janabah? Yun yung sinabi ng iba sa mga ulama. Pero ang sabi naman ng iba, ito ay am. Maraming ibig sabihin ng amana dito. Hindi lang ghuslul janabah. Pero yung iba, kanilang sinabi, ghuslul janaba lamang. Para malaman natin, mga kapatid sa pananampalataya Islam. Okay. Mujibatul ghuslul, khamsatun bil ijma, wasadis fi khilaf. Sabi niya, yung lima na uri ng mga tao na ijma ang ating mga ulama, na wajib, obligado sa kanila ang pagligo, sabi nila, maliban sa isa. Pinasukan siya ng khilaf. Unang-una, medyo dapat natin talakayin ito. Una dito, khurujul mani
The fecundation of the. Ito yung paglabas ng sperm ng tao na yung parang yung naramdaman mo. Opo. So ito po ay wajib na maligo, mapababae man o lalaki. Pangalawa dito, iladul hashafa fil farj wa in lam yunzil. Ito po yung pag yung nakipagtalik yung lalaki sa kanyang asawa kahit na walang lumabas na tubig sa katawan ng lalaki o babae, na wajib sa kanila ang maligo. So, alam kong alam ninyo ito. Pangtatlo, al-haid, yung babaeng galing sa rigla. Okay po? Pag after ng 3 days o 7 days o 15 days, so ituturo natin. Panglima, al-maut, yung patay. So, yung patay, wajib na paliguan natin yan. As-sadis al-Islam ay annahu ida aslam al-kafir, al-kafir wajaba alayhi al-gusil wa sahih annahu la yajib. Sabi dito, yung kafir daw, pag nag-Islam yung kafir, wajib sa kanya na paliguan. Sabi niya, wajaba alayhi al-gusil, ay wajib sa kanyang maligo. Ngunit, ang pinakatama ay hindi wajib. Hindi wajib, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. So ngayon, ituturo ko sa inyo yung tamang pagligo. Okay po? So, sa mga makakarinig o makakasaulo ng usapin natin na ito, ay ituro po natin sa mga magulang natin, sa mga kapatid natin na mga kababaihan, paano ba ang tamang pagligo. Okay po? Unang-una dito, sabi dito, mujibatul gusil ay sittatu asya o mujibuhu sittatu asya. Sabi niya, mujibatul gusil, sabi niya, ay yung sinabi ko sa inyo, ay yung anim. Pero ang tatalakayin natin ngayon, sifatul gusil al-kamila. Pag sinabi natin sifa, paano natin maiintindihan yun? Ibig sabihin, hay'ah, yung pamamaraan na itinuro sa atin ng mahal na propeta sallallahu alayhi wa sallam. Okay po. Una-una dito, wasifatul gusli al-kamil ay al-mustamilu ala al-wajibat wa sunan ay yanwi raf'ul hadath aw istibahatis salati aw nahuya. Okay po. Una-una dito, dapat po ay mag-iintensyon ka. Yan po, wag na wag ninyong kalimutan yan. Dapat po ikaw ay mag-iintensyon. So may mga katanungan tayo dyan, Ustad. Pag ako ba ay nag-intensyon, ay meron ba akong babasa yung mga dua? Wala. Walang hadith na nabanggit na pag ang tao ay maliligo mula sa kanyang pakikipagtalik, galing sa haid, galing sa panganganak, ay meron kang babasahin. Okay po, wala po. Wala po. Ulitin ko po, wala po tayong babasahin dyan ng mga dua o mga abracadabra. Okay po? Unang-una dito, ayan we, mag-i-intention ka lang. Thumma yusami. Tapos magbibismila ka. O, tignan niyo po. Magbibismila ka daw. Sabi ng mu'alif. Wahiya huna kawuduin tajibu ma'adzikri wa taskutu ma'asahwi. Sabi niya, wajib ang pagbanggit ng bismillah sa pagligo. Ngunit pag ito ay nakalimutan, ay yaskot. Hindi ka magkakasala. Okay po? Kung nakalimutan mong magbismillah bago ka maligo, babae man o lalaki, lalong-lalong sa mga kapatid natin, mga kababaihan, kasi ito buwan-buwan, dinadatnan sila ng mga rigla. So baka mamaya, hindi pala ninyo alam. Oh, hanggang sa, ay, ito pala yung Islam. Ganito pala. Oh, dapat, kaya natin isaparit yung normal na pagligo at yung pagligo galing sa pagkarigla, pagkapanganak, sa bagong makipagtalik, babae man o lalaki. Yun yung pangalawa. Pangatlo, gusnul yaden thalathan ay yagsilu yadehi thalathan kama fil wudu wa hahuna akidul liraf al hadat anhuma bidalik. Ulitin ko po, uugasan mo yung tatlo mong kamay. Ay, tatlo mong kamay. Uugasan mo yung kamay mo ng tatlong beses. Okay po? Unang-una, mag-i-intention ka. Ano ba, paano mag-i-intention? Sabihin mo lang sa puso mo na ikaw ay maliligo mula sa iyong pagka-hide, mula sa iyong pagkarigla, mula sa iyong pagkabagong panganak, o mula sa iyong pakikipagtalik. Raf'ul hadath. Na tatanggalin mo yung pagiging hadath na yun sa katawan mo. So, okay po? So, unang, pangatlo dito ay, wayag sinuyod ay hitalatan. Ugasan mo yung kamay mo ng tatlong beses. Pagkatapos mong mag-intention, ay hugasan mo yung kamay mo ng tatlong beses. Wayag sinumalawatahu man ada. After 3 times, ay hugasan mo
yung lugar na nilabasan ng dugo o nilabasan ng dumi ng tao o nilabasan ng tubig ng babae man yan o lalaki. Alam na natin yun. So, hindi na natin masyadong babanggitin. Baka mamaya may mga open-minded dyan. Sasabihin na naman tayo, tayo ay nambabastos. Hindi po. Kasi hindi natin maiintindihan yung isang bagay kung ito ay hindi natin i-clear. Diba? So, ulitin ko, mag-intention ka. Magbibismila ka. Ugasan mo yung kamay mo tatlong beses. Paano ba? Lalong-lalo na dito sa Saudi. Ang gamit natin dito, shower eh. So, siyempre, 1, kunin mo. 2, 3. Hindi mo pwedeng gawin na 1, 2, 3. Ay, hindi ganun. Hindi masasabing tatlong beses yun, mga kapatid. Di ba ngayon, social na tayo ngayon eh, dito sa Saudi. Lalong-lalo na, hindi katulad natin sa Pilipinas, gumagamit ng mga tabo. Dito, shower, di ba? So, 1, tanggalin mo. 2, 3. Huwag mo sabihin na bibilangin mo. 1, habang yung tubig tumutulo. 1, 2, 3. Ay, hindi ganun, mga kapatid. Ulitin ko, ang sunna at ito yung akmal, pinaka-afdal, na kailangan tatlong beses. 1, 2, 3. Okay. So, sunod dito, huhugasan mo yung kung saan nang galing yung dugo. Kung saan nang galing yung tubig ng katawan. Okay po. Panglima, al-wudu al-kamil, wayatawad na kamilan. Pagkatapos mong hugasan yung nilabasan ng dugo o pinanggalingan ng dumi, ng lalaki man yan o babae, ikaw po ay magwudu. Okay po. Baka naman sasabihin natin, Ustad, ang alam namin, magwudu ka lang pag magdarasal. Ay, hindi. Sa pagligo mula sa janaba, sa haid, lalong-lalo na ulitin ko kayo mga babae, kasi marami sa inyo eh. Kami, hindi kami nagriregla. Hindi kami nanganganak. Maliban na lang sa pakikipagtalik, yun lang. Mas marami sa inyo mga babae. Buwan-buwan. O meron namang babae, yung mga abnormal, 3 months, di ba? 3 months bago dinadat na ng regla. Ay, magpa-hospital na kayo. So, yun po. Magwudu po tayo. Sabi dito, wayatawad da kamilan, katulad ng pagwudu mo sa magsasala. Paano magwudu? Kamay tatlong beses, bunganga tatlong beses, ilong tatlong beses, mukha tatlong beses, kamay tatlong beses, yung ulo isang beses. Ngunit, sabi dito, wala yagsilu kadamay. Hindi mo na huhugasan ng dalawa mong paa. Yun ang pagkakaiba sa pagwudu sa pagdarasal. Pag ikaw ay nagwudu mula sa junub, ikaw ay magwudu lang na hindi mo isasali yung iyong paa. Mamaya ulitin natin lahat. Okay po? Pagkatapos mong magwudu, sabi dito, sabi niya, wayahfiyal ma ala ra'sihi thalathan turawihi ay yurawiya fi kulli marra. Ibig sabihin dito, pagkatapos mong magwudu, kukuha ka lang naman ulit ng tubig. Pagkuha mo ng tubig, ilalagay mo sa ulo mo, mapapabae man o lalaki yan, tapos, yun yung ginawa ng mahal na propeta sa lalaki, yung khalilu ra'sahu. Igaganyan mo, isa, kuha naman ng tubig, dalawa, tapos, tatlong beses mo gagawin yun. Okay, ulitin ko. Magsimula muna tayo sa una. Unang-una, mag-intention ka. Wala ka lang babasahin dyan ng mga dua. Okay po, kung mayroon mang dua na lumalabas, kumakalat ngayon, walang katotohanan yan. Daib po yan. Pangalawa, ikaw ay magbibismillah. Pangatlo, huhugasan mo yung tatlong kamay mo, ay yung kamay mo ng tatlong beses. Pang-apat, huhugasan mo yung pinanggalingan ng dugo o yung pinanggalingan ng tubig ng katawan. Pang-lima, ikaw ay magwudu. Pang-anim, kukuha ka ulit ng tubig. Tapos, babasahin mo na yung ulo mo. 1. Tapos, kukuskusin mo lahat yan. Tapos, kuha ka ulit ng tubig. Katulad ng, hindi pwede yung isang beses lang. Ah, shower na agad. Hindi ganun. Kuha ka, ganito mo ulit. Kuha ka ulit, ilagay mo. Kuha ka ulit, ilagay mo. Okay. Yun ang pang-anim. So, pang-pito, ay wayuam mo badanahu guslan. Fala yujzi'ul mashu thalathan hatta ma yudharu min farji imra'atin 'inda qu'udi lihaja wa batil sha'rihi wa tanquduhu li haidin wa nifasin. Okay. Pagkatapos nun, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ay pwede mo nang basahin lahat ang iyong katawan. Ngunit ang pinaka-afdal ay ang at-tayammun. Ibig sabihin ng tayammun
ay babasahin mo muna yung right side ng katawan mo ng tatlong beses. Kukuha ka ng tabo. 1, 2, 3. Tapos, 1, 2, 3. Pagkatapos lahat yun, saka mo, tawag dito, saka ka maligo ng buo. Saka ka maligo ng buo. Okay, ulitin natin mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Yun yung ang itinuro ko sa inyo na yun, ay yun yung al-gusli al-kamil. Yun yung kamil na pagligo. So mamaya, dalawa kasing uri ng pagligo eh. Okay. Pagkatapos mong maligo ng buo, kailangan mga kilikili mo, mga tangila mo, tainga mo pala, o mga lahat ng the part of your body. Okay po? Dapat po ay iyong wayad lukahu. Sabi niya dito ay, yad lukabada na hubiyadihi liyatayakkan usul ma ila ma magabanihi wa jami abadani. Sabi dito, sabi niya, sinasabi niya taglik ay igaganin mo yung katawan mo. Lahat-lahat. Sabi dito. Sabi dito, usul wa sya'arihi wa garifa udunay wa tahta halkihi wa ibatay wa amka surratihi wa bayna ilyatay wa tayurok batay. Ibig sabihin, yung mga pusod mo, yung mga lalaki dyan dito, lahat po. So, yun po yung sifatul gusla kamil. Okay, ulitin ko po. Para mas makuha natin. Unang-una, mag-i-intention po tayo. Intention po muna tayo. Pangalawa, magbibismillah ka. Pagkatapos mo magbismillah, kukuha ka ng tubig. 1, tatlong beses. 1, 2, 3. Pagkatapos nun, ay huhugasan mo yung pinanggalingan ng dugo. Alam na natin yun, kung saan ang galing yung dugo. Saan lumabas yung dugo? Saan lumabas yung tubig ng lalaki at saka babae? Sunod doon ay magwudu ka po. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tapos isang beses. Okay. Hindi nakasama ang paa. Hindi nakasama ang paa. Pagkatapos, ay bubuhusan mo na yung 1, 2, kukuha ka pala ulit ng tubig, tapos kukuskus mo naman sa ulo mo tatlong beses. Yun yung sa hadis ng mahal na propeta. Bakit? Sinabi nito, kaya na Rasul sallallahu alayhi wa sallam, idagtasala bin al-janaba, gasala yadehi thalatan, watawadda wudu ahu sala. Sabi niya dito, thumma yukhallilu sha'arahu biyadih, hatta idadana annahu kadarawa basharatahu, afadal ma alayhi thalata marrat, thumma gasala sa'iru jasadih muttafakun alayhi. So yun yung sinabi ko, kukuha ka ulit ng tubig, 1, 2, 3. Pero kung kuskusin mo muna mga kapatid. Tapos pagkatapos nun, unahin mo yung kanang katawan mo. O yung shower, walang problema yung shower. Yung katawan, yung right muna. Pagkatapos, yung kaliwa naman, tatlong beses. 1, alis ka na naman. 2, alis ka na naman. 3, alis ka na naman. So pagkatapos nun, pwede mo nang basahin lahat. Alhamdulillah. At nakuha mo yung tama na pagligo galing sa pagkarigla. Galing sa pagkapanganak, galing sa pakikipagtalik, mga kapatid. Maliban sa pagligo sa patay, ibang usapan yun. Ibang usapan yung pagligo sa patay. Sinasabi natin dito, yung buhay. Mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. So, inshallah, para hindi masyadong magulo, sa susunod na lang talakayin natin, yung patungkol naman sa sifatul ghusl al-mujzi, yung normal lang na pagligo, inshallah. So, tinalakay natin ngayon yung pinaka-the best. Opo, kumbaga sa pagkain, yung pinaka-masarap na pamamaraan ng pagligo. Kaya, dapat po natin itong gawin. Opo, itatbik po natin ha. Hindi yung mamaya, narinig mo na nga na ganun yung pamamaraan ng pagligo, hindi mo pa rin ginagawa. Kaya hindi. Kung ano yung napag-aralan mo, dapat gawin natin. Mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. So, kailangan ay ito ay dapat nating gawin. So, medyo pasensya lang po kung mahina ako sa Tagalog. Dahil nagtagalog po ako, dahil may mga kapatid tayo na mga balik Islam na mga nagre-reklamo, ba't daw para lang doon sa mga Maguindanao, di ba? Opo, so hindi po, medyo hindi lang tayo magaling sa Tagalog, kaya mamaya maibahan natin yung meaning ng pagpuan, yung Tagalog dyan, di ba? Hindi tayo masyado marunong. Maliban na lang kung makapag-asawa tayo ng balik Islam, inshallah. So, ito mga kapatid, ha? Tumawa yung mga kasama ko patungkol sa pag-aasawa. Okay. So, inshallah, sa susunod na talakayin natin ay ating babanggitin yung, kumbaga, yung sunna na kahit yun lang ang gawin mo ay okay na.
Pero ang tinalakay ko ngayon sa inyo, yung pinakamasarap. Ulitin ko ha. Baka mamaya, sana wala nang tanong. Okay po? Unang-una, mag-intention. Paano mag-intention? Tatanungin na naman ninyo ako. Puso ang mag-intention. Huwag mong sabihin na, pabaygo ako. Ay, hindi ganun. Maliligo ako. Ay, hindi ganun. So, puso. Sabi mo, maliligo ako dahil ako ay nakipagtalik. Maliligo ako dahil ako ay bagong tapos sa rigla. O, maliligo ako dahil tapos na yung edda ko sa aking pagkakapanganak. Pero yung puso. Tapos, bismillah. Pagkatapos ng bismillah, anong susunod? Hugasan mo yung kamay mo ng tatlong beses. Okay. Pagkatapos, hugasan mo yung pinanggalingan ng dugo. Pagkatapos, ano? Ikaw ay magwudo. Pagkatapos mo magwudo, kukuha ka ng tubig na naman, ilalagay mo sa buhok mo, kukuskusin mo yung buhok mo, ganyan, tatlong beses. Pagkatapos ng tatlong beses na yon, ay babasahin mo yung right side ng katawan mo ng tatlong beses. Pagkatapos naman ng, ito na naman yung lip, ito rin ba yung lip? Kaliwa, kaliwang side ng iyong katawan. Pagkatapos ng mga kapatid, ay basahin mo na lahat. Ngunit kailangan magpagligo ng mga ganyan. Hindi katulad namin ng mga lalaki na naliligo lang na apat na buhos lang, tapos na. Eh, sa inyo mga kapatid namin, mga babae, na dapat talaga tinatagalan. Opo, dapat ginagalan mga kilikili, mga liig, tainga, yung pusod, yung sa alab. Ha? Ano pa yung alab? Ano yung alab? Hindi ko alam yung alab. Importante yun na yun. Hanggang sa paa. Okay po. Pero yung udo, hindi kasama ang paa. So, inshallah, sana po kung meron po akong mali, na pakituwid ninyo ako. Hindi ko sinasabi na yun na yung, kumbaga, yung pinaka-correct mo sa lahat. Hindi po. Tinuro ko lang po kung ano yung nabasa ko. Dito po natin yung mababasa sa kitab na ito. Sa Amdatul Ahkam. At saka mababasa rin natin dito sa Raud. Ito po yung pinag-aaralan namin dito. So, ngayon, mga kapatid, inshallah, ituro natin sa mga kapatid natin na mga walang alam. So, ito po, lalong-lalo na ngayon, taglamig. Oh, taglamig. Yung mga may asawa dyan. Dapat, maligo kayo, ha? Oh, baka mamaya, Ustad, di kami mabot sa bayang. Hindi naman kami naliligo. Ay, hindi naman kami nagdarasal. Ba't pa kami maliligo? Ay, hindi. Maligo ka pa rin dahil wajib yun, mga kapatid. So, hanggang dito na lamang, naway gabayan tayo ng Allah. Kung ano may napag-aralan natin dito, inshallah, sana ay kumbagay anong tawag dito? Dagdagan pa ng Allah subhanahu wa ta'ala. Inshallah, tatalakay natin ulit to. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.